Madalas bang may tumutulo sa bubong nyo? O tumatagos ang tubig sa inyong pader pag umuulan? Nasisira na bang yung kisame at mga gamit sa loob ng bahay dahil nababasa sila ng tubig galing sa labas? Kung problema mo ang mga ito, may solusyon ako para sa iyo. Hi, this is Kuya Arky, your Kuya Architect, at kung bago ko pa lang dito, please do subscribe sa ating YouTube channel. And click that notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, sa video ito, ating i-discuss ang 6 na most common mistake sa pagpapa-waterproof ng ating mga bahay. Ating iisa-isahin ang mga sanhi ng pagkakamali nito at kung paano sila maiwasan o masolusyunan. Kaya get ready, tara! 6 common mistakes in waterproofing your house. Number 1, concrete walls with bare cement plaster only. Well, siguro marami sa atin na nag-iisip na okay na ang cement plaster or palitada para sa ating mga konkretong pader. Cemento at buhangin, okay na yon, malinis na yung tignan. Pero pagdating ng malakas na ulan, mapapansin natin na may tumatagos na tubig sa ating mga pader. Ang cement plaster kasi ay isang porous material. Porous meaning may mga maliliit na pores kung saan dito nanunuot ang tubig at naaabsorb ng pader lalo na pag malakas ang ulan. Bukod sa water intrusion o ang pagtagos ng tubig papunta sa loob ng bahay galing sa ating mga pader. Hindi lang ito sinisira ang ating mga pintura. Maaari din itong maapektuhan ang structural integrity ng ating mga walls. Ang tubig kasi na pwedeng manuot dito ay maaaring magbigay ng kalawang sa mga bakal sa loob ng ating mga pader. Kaya naman napaka-importante na maging watertight ang ating mga concrete walls. So, papaano ito gagawin? Una, gumamit ng waterproofing compound. Isa sa pinakakilalang brand nito ay ang Sahara. Parang naging synonymous na ang brand na to pag pinag-uusapan natin ang waterproofing sa semento. Well, pwede naman ang ibang brands kung may alam kang available. Commonly, hinahalo ito sa pagmasa ng ating plaster na ating pinapalitada sa ating mga concrete walls. May moisture at water repellent property kasi ito. Kaya hindi basta-bastang makakapasok ang tubig pag hinaluan ito ang plaster na ginagamit natin sa ating konkretong pader. Then you can proceed in applying smooth plaster or skim coating para maging malinis itong tignan. And to make our concrete walls more watertight, you can also apply elastomeric paint products. Ito yung mga klaseng pintura that has also waterproofing properties that are formulated to protect concrete finish walls from water penetration. So yun ang ilan ng mga paraan para masigurado nating watertight ang ating mga concrete walls. Kaya kahit gaano kalakas ang ulan, ligtas at hindi manunuot ang tubig sa ating mga pader. Number 2 mistake, clog gutters and storm drains. So, isa pa nga sa dahilan kung bakit nakakapasok ang tubig sa ating bahay ay ang pag-overflow ng storm water or tubig ulan mula sa ating mga bubong or roof decking, lalo na kung malakas talaga ang buhos nito. Kapag hindi agad na drain ang tubig, maaaring bumagsak ang mga gutters dahil sa bigat ng tubig ulan. At magkaroon ng inside flooding, especially doon sa mga bahay na mayroong inside gutters or valley gutters sa kanilang mga bubong. One of the most common dahilan ng pag-overflow ng storm water sa ating mga bubong or mga roof decks ay ang pagkakaroon ng bara sa mga storm drains nito, pag-accumulate or ang pag-iipon ng mga debris tulad ng tuyong daon or maliliit na sanga o iba pang kalat sa mga drain receptacles. Ito ang common dahilan ng pagbabara. So, papaano maiwasan na maklag ang ating mga storm drains? Bukod sa proper maintenance or madalas na paglilinis ng ating mga gutters, isa sa mga paraan para maiwasan ang pagkaipon ng mga tumili dito ay ang pagkakaroon ng tinatawag nating gutter guards, kilala rin bilang gutter shield. Ito ay perforated metal or plastic sheet, specially designed upang harangan ang mga dumi na mahulog at maipon sa gutters. Pero hinahayaan itong dumaloy ang tubig para ma-drain nito dito. Para naman sa mga roof decking, gumamit ng dome strainer. Ito ay nilalagay on top sa ating mga floor drains. Gaya ng isang gutter guard, this protects the floor drains from debris while allowing the free flow of water down the drainage pipe. So ayun, para maiwasan ang pag-overflow ng storm water mula sa bubong ng ating bahay, always make sure that the gutters and floor drains are properly maintained and protected from any debris na maaaring makaklag or makabara dito. If you can, better use gutter guards and dome strainers. Mistake number 3, absence and wrong design of canopies.
ang canopies ay design hindi lamang para protektahan tayo mula sa init ng sikat ng araw sa ating mga openings. Ito rin ay primary protection natin para sa ating mga bintana at pintuan upang ang mga ito ay hindi madaling mabasa tuwing umuulan, especially kung wala or malayo ito sa isang roof overhang. Ngunit kung hindi tama ang pagkakadesign dito, ay maaaring hindi na nito masangga ang mapatak ng ulan at maaaring pumasok na ang mga tubig mula sa mga openings natin. Kasi kahit sabihin natin nakasara ang mga iyon, meron silang mga gaps na maaaring daanan ng tubig. At kung magamit ka ng kahoy sa iyong bintana at pintuan, maaari silang masira kung madalas silang mababasa ng ulan. So, ano bang tamang canopy? So, typically for a residential common window, the ideal width of the canopy is around 0.60 to 0.70 meters from the wall. Para sa door opening naman, ang ideal width ng canopy from the wall should be 1 meter. Lesser than this width, baka hindi na maging effective ang ating canopy sa ulan at init. We must also take in consideration ang angle ng ating canopy. Dapat ito ay naka-slightly angled down to avoid water from accumulating sa taas nito. At isa pa, meron isang importanteng design feature ang ating mga canopies hindi natin karaniyong nakikita or ginagawa. Ang tubig ay kayang dumalo kahit sa ilalim ng canopy. Pag nagsasalin ka ng water from one glass to another, iba mapapansin mo that the water tends to crawl up from the edge of the glass before pouring down. Ganito rin magbehave ang water sa ating mga canopies. So to avoid water from crawling under our canopies into our walls or ang ating mga openings, dapat ang mga canopies natin ay mayroong tinatawag na drip molds or drip grooves. These are groove line cut along the edge of our canopies. This groove prevents water from crawling under the base of our canopy. So again, simple as it is, effective siya to draw away water mula sa ating mga pader, pintana at pintuan sa ilalim ng ating mga canopies. So design your canopies properly. Mistake number 4. Poorly angled and level floor surfaces. Well, gaya ng mga canopies, ang mga exposed flooring ng mga balconies, roof deckings at iba pang open slab structure ng ating bahay ay dapat naka-angled, directed to the sides where water can be drained. 2% slope should be the minimum angle for these floor surfaces. Less than this, hindi na makaka-flow ang tubig para ma-drain. Para itong mag-accumulate sa surface na yon at maging sanhi ng pagkakaroon ng lumot or molds sa mga floor surfaces na yon, making them slippery and prone to accident. Aaring din itong pamahaya ng mga kitikiti na eventually magiging mga lamok na maaring magdala ng sakit. Isa rin sa dapat tandaan na hindi dapat magka-level ang outdoor at indoor floor surfaces. Aari kasing mag-flow ang water mula sa labas papunta sa loob kung hindi nakababa yung floor surface natin sa outdoor spaces natin gaya ng balconies or ating mga terraces. Please have an inch of depression para sa mga floor surfaces na ito upang hindi madaling makapasok ang tubig ulan from our balconies or terraces papunta sa loob ng ating bahay. Ang proper angle or slope at ang depression ng ating floor surfaces ay hindi lamang para sa outdoor spaces. Ito rin ay applicable sa ibang area na also exposed sa tubig, kaya ng banyo or ang ating laundry areas. So again, observe proper sloping and depression para sa mga areas nito. Mistake number 5. No proper installation of flashing in our roofings. So ano ba ang mga flashings kung pag-uusapan natin ang ating mga bubong? Kung sa ating mga common GI or galvanized iron na bubong, corrugated or kulu roof na mga yero, ang flashing ay ang thin layer na metal sheet na ginagamit para takpan ang mga dugtungan ng mga roofing sheets sa pagitan ng mga bubong at pader o sa edges ng overhang ng ating mga roofings. Ito makikita natin na commonly pinapatong sa ridge or yung sa topmost part ng ating mga roof. Mga common example ng mga flashing sa ating roof includes ridge flashing. Again, ito'y pinapatong sa ridge point ng ating mga bubong. Ang valley flashing, ito'y ini-install beneath the lower joints ng mga roof panels. Eaves flashing, ito ang flashing na ini-install along the outer edge of the roof overhang, along the gutters. Wall and apron flashing, ito naman ang flashing na ini-install along the edge of the roof sheets and the adjoining walls, especially sa firewalls, parapet walls, at sa dormer windows. Meron ding gutter flashing, corner flashing, gable flashing, at iba pa. So, nagkakaproblema lang dito pag hindi maayos ang pagkakabit nito. Una, pag may malakas na hangin, kaya ng pag mayroong bagyo,
pag hindi ito naayos pag-install, maaaring mayupi or matanggal ang ating mga flashings. Nasanhi para makapasok ang tubig ulan sa ating mga bubong. Yung mga flashing naman na nakadikit sa pader ay minsan hindi tamang nalalagyan ng water sealant. Kaya tumatagos din ang tubig dito. So upang maiwasan ang pagkasira ng ating mga kisame o iba pang gamit dahil sa pagpasok ng ulan mula sa ating bubong, dapat siguraduhin tama, maayos at matibay ang pagkaka-install ng mga flashing sa ating roofings. Mistake number 6. Incorrect application of waterproofing materials. So mayroong maraming types of waterproofing materials para sa iba't ibang parts ng ating bahay. Like we have silicone sealant para sa ating mga openings, epoxy sealant para sa ating roofing, bituminous or asphalt waterproofing para sa ating mga roof decks, at iba pa. Sila ay ninanuzzle or pinapahid, spray or ina-apply with heat. Pero pag hindi sinunod ang proper application nito, maring hindi na sila maging effective giving water protection para sa inyong bahay. Anyway, we will have a separate video on different waterproofing materials. Just check the description below for the links kung lalabas na ito. So ayun, those are the 6 common mistakes sa pagwa-waterproof ng ating bahay. Sana nakatulong ang video ito at nakakuha kayo ng helpful tips and ideas regarding this topic. You can also check out our other videos on house design and construction. Links on the description below. And if you like this video, please give us a thumbs up. Drop your thoughts on the comments below. And if you haven't, please do subscribe. Again, this is Kuya Arki, your Kuya Architect, and thank you for watching. Bye!